sige, jojowain at tatrapain tayo. G. G. Just for fun, ha? Walang mag-i-issue dito, mo. Alam niyo, pangat niyo kabanting. Hindi ko tuloy magawa yung mga gusto kong content kahit na wala namang meaning, bibigyan niyo ng meaning. Para kayo mga tango. Yumi Garcia. Oh, si Yumi. Crush ko si Yumi eh. Crush ko siya. Pero tatrapahin. Si Yawe. Tatrapahin ko si Yawe. Babawin ko na yung sinabi ko kahit pala meron siyang jowa. Ay, kahit wala pala siyang jowa, tatrapahin pa rin. Tropable. Renny J. Tatrapahin. Renny J. Chakno, tatrapahin. Chakno, tatrapahin. Zapno, tatrapahin din. Ex yan ng kaibigan ko eh. Tsaka kahit na hindi niya ex, tatrapahin pa rin. Raflesia, tatrapahin. Venus, ay! Kumare! Kukumarihin. Kelra, tatrapahin. Kiluash, tatrapahin. Ganda ng pangalan niya para si Kilua. My love, Kilua, my love. Si Kilua, ay, sa anime yan sinasabi ko, ah. Kininam, Trimar, ah. Si Hearty. Oh, yung cute ni Hearty. Nakikita ko yung mga TikTok niya lagi. Ang ganda-ganda niya. Like, ang ganda-ganda ng batang yun. Batang yung kaisig age ko lang. Ang ganda-ganda niya. Nagaganda na ako sa kanya. Like, yung mata niya, ilong niya, bibig niya. Tamang-tama lang sa mukha niya. Tsaka yung cuties niya. Ang ganda talaga. Artistahin. Asian cutie. Ah, si Kuya Asian cutie. Mabait yun. Yung tatropahin. Spencer, tatrapahin. Nakakatuwa. Jazam, tatrapahin. Tropa ko si Ate Camille. Nakakaano naman, di ba? What's the best po, Ate Mika? Natural beauty or makeup beauty? Actually, kahit ano. Ikaw bahala. If confidence ka, may confident ka, for example, wala kang makeup, may makeup ka, you feel confident, maganda ka, okay, walang mas,
discriminate yung mga taong gusto yung makeup kasi para sa kanila art yun. Ako nga eh, ako sobrang inggit ako sa mga marurunong talaga mag-makeup kasi gusto ko yun. Gusto ko yung nagagawa nilang transformation. Sobrang amazing. Ang gaganda nila. Gusto ko, sila pa rin yun. Pag nag-art sila sa mukha nila, sila pa rin yun. Gusto ko matatunan yung perfect eyeliner, yung eyeshadow. Kasi ako di ko bagay yung gano'n. Or hindi lang ako marunong pangit sa akin. So gusto ko matatunan yun. Sanford, napakal bata. Tatropahin yun. Kapatid yun. Si Kuya Sai, ang tropa. Tropa talaga. Si Boss Di, tropa din yan si Boss Di. Parang kuya na namin. Hey, I'm getting ripped tonight. Alright, beat up pussy. Yay! Si Sumpak, tatrapahin. Kahit dati sinabi ko na tatrapahin ko yun. Gani pangilinan. Tatrapahin. Lahat na lang tropa, mare. Si H2WO. Ewan ko, ngayon yung perspective ko ngayon, ganun eh. Ganun yung na-feel ko ngayon. Si Jape, napaka-puting jowa. Nakikita ko siya yung parang mga jowa na okay lang makeup-an ka. Yung mga ganun talaga sasabihan ka sa trip niya. Sobrang sweet niya. Tsaka may feminine side si Jape, na parang kahit na isama mo siya sa mga babae, kahit isama mo siya sa mga lalaki, kaya niya makijoin talaga. Hindi siya yung parang, eh, mga babae yun dyan, ayoko nga dyan. Parang gano'n, hindi siya ganun. Pero sila ni H2, si H2 ganun din siya. Parang kahit babae yung kasama niya, okay lang, parang gano'n, hindi niya tinitingnan mas, nang may mas, parang gano'n. Wala siyang pakialam kung lalaka siya, sasama siya sa mga babae, parang gano'n. Parang ang ganda ng gano'n, di ba? Ang ganda ng gano'ng ugali, tsaka mindset. Hindi ko naman sinasama na di-discriminate yung iba, pero hindi siya like, pinapa-feel niya sa'yo, na hindi talaga. Siya nang di-discriminate. So, yeah. Si H2, ay, Jojowain. Alam mo, to the point na nainis nga ako sa ano eh. Sa Facebook, gusto ko siyang unfriend. Kasi bakit friend? Gusto ko siyang jowain. Tsaka sa TikTok, gusto ko siya like, hindi kami friends. Gusto ko siyang jowain. Alam mo yun? Kaya dapat jojowain. Dapat hindi kami friend. Actually, unfollow ko siya sa TikTok. Kasi hindi ka dapat siya friend sa TikTok. Joke lang. Sino pa ba? Sino daw? Si Coach Zico, tatrapahin. Brent Manalo, tatrapahin na ngayon. Si Luffy, jojowain ko si Luffy. Kasi si Luffy yung type ng person na pag kami sinabi na sa'yo gagawin niya, kahit na ang kapalit is yung life niya. Zoro. Ah! Si Zoro. Oh my God. Si Zoro. Zoro can take my life. Pwede niya akong hiwain. Magpapa-thank you ako. Thank you, Zoro. Iniwa mo ako. It's such a privilege. Parang ganun. Si Brooke, totopain. Gushon? Teka lang guys. Si Gushon, ang galing gamitin ni H2 si Gushon. Ang galing mag-H2 ni Gushon. Feel ko si Gushon. Jojowain ko si Gushon. Pag si H2 yung gumagamit ng Gushon. Ling, jojowain ko din. Basta si H2 ang gumagamit ng Ling. Gusto ko mabilis. Si Kuya MB, sobrang jowable, pero tropa.
kundi dahil sa hindi ko makikilala sa H2. Kung hindi dahil kay Jeppe at Kuya MB, hindi ko like makaka-close sa H2. So, let's all say thank you Kuya MB, thank you Jeppe. Kasi sila talaga yung nagbigay ng lakas kay H2 na like chat ako. And sila din yung tumulong kay H2 gumawa ng Twitter. Naalala ko, alam mo yung ang funny kasi yun ng time na para nag magka-chat kami ni H2 na sa favorite restaurant, Korean restaurant ko ako, nasa US ako. Parang ka-chat ko siya noon, sinisend ko sa kanya yung ramen. Tapos, ang cute mo kwento kasi parang, tinanong ko siya, sabi ko, ay, Twitter ka? Ano si sagot niya noon? Wait lang. Nako. Tapos wala pala siyang Twitter noon. Nung time na gumawa siya, so napatulong siya ka na Jape. Cute, diba? So, nag-gawa na doon talaga siya ng Twitter for me. Cute. Wala lang. Pagka naalala ko, natutuwa ako eh. Okay, let's see. Ayan! Ayan! So, ayan, nag-send us sa kanya ng ramen. Eh, ngayon, ganun pa siya eh. Ay, talaga siyang Twitter. Pero lagi kasi ako nagti-Twitter noon. Tapos sabi niya, pa-follow back naman kami ni Jeffy sa Twitter. Sabi niya kanya. Tapos sabi ko, send me your Twitter. Sabi ko ganyan, send me your Twitter. So, sinend niya. Ayan, ang cute. Kakagawa lang ng Twitter niya noon. Wala lang. Diba ang cute? So yun, kaya thank you Jeppe talaga. Kasi si Jeppe din may kasalanan ba't napatawag nun sa H2 eh. Nung nasa live ako. Parang si Jeppe kasi nanonood nun ng live ko dito sa Kumu. Hindi ko alam ba't siya may Kumu. So ayun. Corny, sabi. Kung naka-corny yan ka ako, okay lang sa akin. Corny, pero I love corny things. I love. Corny talaga kami. Para pa panakita mo kami mag-usap. Corny talaga. Corny is sweet. Ano daw? Plot twist clash ka pala ni Japan. Ano hindi? Sa barkada, walang talawan. True, kami babae. Gusto namin ng corny. Ang ganda ng jowa ni Jape. Tigilan niyo ako. Okay. Oo, ganda ni Ate Bea. Parang siyang ano, may lahi na... Parang siyang, alam niyo yung, I can show you the world. Parang si, si Princess Jasmine. Kamukha niya si Princess Jasmine. Oh my God, pa nag-cosplay siya ng Princess Jasmine, kaya niya. Kasi kamukha niya. Unique yung mata niya, tapos ang perfect ng bibig niya. Ang uno kasi tinitingnan sa tao, parang kamay. Hindi ko alam ba lang connect. Walang connect kay Ate Bea, pero sinasabi ko lang ako, unang tinitingnan sa tao, kamay. Tsaka, dun talaga ako attracted sa kamay, tsaka sa back. Maganda kamay ni H2, I know. Sobrang ganda. Lala bang malinis yung kamay, di ba? Lunch.
kasi kami dito. Chat kasi siya. Small lang ako reply. Magugulatin ako. Chat review. Ayoko nga privacy. May lahi pala si Ate Bea. Hindi ko alam. Pero halata kasi. Halata sa kanya. Sobrang ganda niya. Iba yung ganda niya. Mukhang pang may lahi. Gandang may lahi. You know what I'm saying? Kaya hindi ko napigilan mag-comment sa TikTok niya. Isa sa TikTok niya. Sabi ko, ate, ang ganda mo.